bago tayo mag-umpisa mga chong, paki-like muna nitong video dahil malaking tulong na iyan sa ating munting channel. Well, ito na ang veteranong point guard ng Barangay Ginebra, San Miguel na si Stanley Pringle ay matagal na ngang napapabalita na ititrade raw ng management dahil sa pagiging injury prone nito, kung saan nakaapekto ito sa kanyang performance, especially ngayong All-Filipino Conference. At dahil nga dyan mga chong ay inalam natin kung ano ang reaksyon ni Stanley Pringle tungkol sa usaping trade na ito. Well, ayon pa sa ating trusted source, hindi tinutunan ng pansin ni Stanley Pringle ang kumakalat na trade rumors tungkol sa kanya dahil wala naman siyang naririnig na ganon galing sa itaas at sa agent na umahandle sa kanya. At kung sakali raw gusto talaga siyang takawalan ng Barangay Ginebra, ay siya na raw mismo ang magsasabi at mag-update sa social media upang bigyan ng linaw ang kumakalat na trade rumors tungkol sa kanya. Ay, ibang balita naman tayo, mukhang wala pa rin kupas itong veteran playmaker ng Magnolia Templados na si Mark Barroca pagdating sa estilo ng pagdedepensa sa kanyang kalaban. Dahil inamin ng rookie ng NLEX Road Warriors na si Calvin Optana na isa itong si Barroca sa mga defenders na nagpahirap sa kanya ngayong All-Filipino Conference. Well, ayon pa sa naging payag ni Calvin Optana tungkol dito kay Mark Barroca, wala naman siyang kinaiinisan na players, pero pagdating sa larong basketball ay si Kuya Mark Barroca ang nagpapahirap sa kanya dahil sa ikpit ng depensa nito. Well, dagdag pa ni Calvin Optana, sa sobrang tangkad niya si Barroca ay parang umuupo na upang depensahan siya kung saan hindi siya makagalaw. Kaya napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung ano ang dapat gawin o kung ano ang gagawin upang makatakas sa ikpit ng depensa ni Mark Barroca. Maliban kay Barroca, inamin din ni Calvin Optana na sina Gio Alalon at Chris Ross ay dalawa sa magagaling na defenders ngayon sa PBA. Ang uli sa ting balita mga chong, mukhang malabo nga sa ngayon na matuloy ang blockbuster trade ng Barangay Ginebra San Miguel kung saan mapupunta sa kanila ang athletic 6'7 big man ng Northport Batang Pier na si Jamie Malonzo. Well, ayon pa sa ating trusted source, ang tinutunan ng pansin sa ngayon ng Ginebra management ay kung papaano mag-blend ng maayos ito si Jeremiah Gray sa Gene Kings para sa paparating na Commissioner's Cup. At syempre, ang bagong sistema ni Coach Tim Cone na natutunan niya sa nakarang NBA Summer League kung saan naging parte ito ng coaching staff ng Miami Heat. So asahan na natin mga chong, kung sakasakali man magsagawa ng trade ang Barangay Ginebra, ay hindi ito ang trade para kay Jamie Malonzo o si Matthew Wright dahil mas gugustuhin nga ng management na i-keep ang kanilang core player sa ngayon instead na ipamigay ito sa ibang kupunan. Well mga chong, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again, I'm out.